Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Meron naman tayong napasin dito. Mag-asawa ito mga kabayan. Nanguhato ng kangkong or nangangalakal. Siguro pinagsabay po mga kabayan. Kasi syempre yung kangkong mahal din niya sa palengke. E dyan, pag nanguha ka, libre lang, walang puhunan. Basta masipag lang kumuha dyan, makabenta ka na. At the same time po mga kabayan, ayun po yung kanilang minipidal po mga kabayan na may mga kalakal din po. Namumulot din po sila ng kalakal. So ayan po sila oh. Ayan. Ayan, puntahan natin kung ibibenta ba nila yan o pagkain ng baboy lang or kambing. Okay, tara po mga kabayan. Babain natin yung mag-asawa na napakasipag po mga kabayan. Nangunguha na sila ng kangkong. Hello! Magandang umaga! Anong ginagawa niyo po dyan? Kapatid ni Madam. Ha? Nangunguha ng kangkong. Nag? Kangkong. Ah, nangunguha kayo ng kangkong. Hindi ako nagkakamali. Anong gagawin niyo po sa kangkong, nanay? Yung amo ko, Madam. Yung amo namin. Amo? Yung amo namin ito. Kung kinukuha namin yung kambing. Ah, pagkain ng kambing. Hindi pang benta. Hindi. Pwede din pala ito pagkain ng kambing. Ano? Akala ko mga damo-damo lang. Pati pala itong gulay na kangkong, kinakain din ng kambing. Bakit hindi nyo pwedeng ipastol dito? Hindi naman sa akin, Madam. Talagang kinukuhaan nyo ng pagkain. Pero kayo nagbabantay. Binibinta lang. Or binibinta ng amo nyo. Parang ganun. Binibinta lang ng amo namin. Magkano naman ang sahod nyo po dyan pag mga ganyan po? Bibigyan namin 20. Bibigyan siya 20 ganyan. 20? Pesos. Pag nabenta? Oo. Yung yung kangkong. So, ito... Halimbawa, yung ganyan, halos isang sako, magkanong ibibigay sa inyo? 20 lang, Madam. 20 pesos. Kahit walang puhunan, no? Matiis lang, Madam. O, kahit walang puhunan, libre lang dito. Pero mahirap din manguha, lalo na pag mainit. Di po ba? Anong pangalan niyo po? Criselda. Si Nanay Criselda. Ilang taon na po kay Nanay Criselda? 49. Pupunta kami magkalakal. Una, pansin ko nga, sabi ko, akala ko nangunguha kayo ng kangkong, ibenta nyo sa palengke or pagkain nyo. Or sabi ko, baka may alaga kayong kambing. Wala po. Yung pala, ay may amo kayo. Yung mangyari, nagpapakuha. Opo, inuutusan kayo sa ibenta nyo. Tapos, nangangalakal din. Kasi nakita ko may mga buti-buti dyan sa pedal nyo. Talagang ang trabaho nyo po. Anong pangalan nyo po, tatay? Lilalio Aquino. Ha? Lilalio? Aquino. Aquino? Si Lilalio Aquino, bakit magkaiba apelyido nyo? Nagkasal na kami, Madam, noong January 12. Nagkasal na kayo noong January 12? Oo. Kayo naman si Criselda? Parinyas kami. Parinyas? O bakit kinasal na kayo? Bakit magkaiba pa rin yung apelyedo? Siyempre, Aquino ka na pag kinasal na. Oo. Aquino na yung talaga yan. Ah, si Nanay Criselda. Aquino ako, pamo ah. Parinias. Dalawang pangalan ay yung apelyedo mo. Ah, si Nanay Criselda, Parinias Aquino. Parinias. Ah, tapos si Tatay Lilalio Aquino. Ilang taon po ka, Tatay? 58. Napansin ko po sa inyo kanina, parang na-stroke po kayo? Oo, yung paa niya. Kasi parang mahina. Parang pipilay-pilay kay kanina habang pinagmasdan ko kayo nung umakyat kayo dito na pauwi na sana kayo. Kailan po kayo na-stroke, tatay? Tagal naman lang. Kailan po kayo na-stroke? Hindi man ako na-stroke. Ay, hindi kayo na-stroke. Ano nangyari po dyan? Yung napili ito. Hindi na bumalik. Yung buto, andito yung buto ko. Yung buto. Nabangga po kayo. Nang ano? Anong nakabangga sa inyo? Wala, tumakbo. Ha? Wala.
Tinabuhan na rin namin. Na hit and run kayo, tinakbuhan kayo doon sa Nakabangga sa inyo. Hindi nyo na alam. Dito yung nabangga ko dito, inarang. Opo, tapos? Na nagbahat siya ng kwan, 4,000 lang niya binigay. Uy. Tapos kulang pa yung kwan, yung reg, tatlo. Anong Nakabangga sa inyo? Truck, tricycle, jeep? Hindi, single po. Ah, single. Lasing siya. Tapos binigyan lang kayo ng 4,000, opo. Hindi na kayo pinahospital. Pumunta kami sa barangay, kay barangay tanod ko doon. Nag-settle kayo doon sa barangay. Taka dyan din sa Kapantristin. Ano po talaga ang trabaho nyo bukod doon sa pangangalakal? Kakalakal kami. Yun talaga ang trabaho nyo. Opo, ilan po ang anak nyo? Ampun lang anak namin. Ah, anak nyo pa rin yun kahit sabihin nyong ampun lang. O anak nyo pa rin po yun. Ilang taon na po? Siya makakalami. Siya nagdagalaga. 10 taon na nag-aaral? Oo, babae, lalaki? Babae po. Sabi niya, pag matapos ako ng mag-aaral, mag-abroad ako, huwag niya magkakalakal. Sabi niya. Oh, wow! Sabi niya sa akin. Nangarap yung bata. Nangarap ako. Kasi nakawawa kayo ng papa. Sabi niya. Papa ang tawag sa akin. Wow, ang galing. Taga saan yung magulang? Taga Puan. Pagudpod? Pagudpod? Pinalupod. Pinalupod. Sunsix. Kamag-anak nyo? Oo. Yung ate ko. Ah, anak ng ate mo. Binigay sa inyo dahil wala kang anak. Wow, ang bait naman. Ilang taon na punta sa inyo yan? Matagal na. Ha? Matagal. Bata pa, kayo na nag-alaga bago pang anak? Ako pang nangamili ng katas niya eh. Ah, baby pa nung nasa inyo. Baby bakit pa. Bakit ilan ba ang anak ng ate niya? Baga lumaki na. Lima. Sa kanya na lang. Lima. Bunso po yan? Pang ilang? Bunso yun. Bunso. Buti naman binigay sa inyo. Nag-aaral sa nasunod. Buti naman binigay sa inyo, no? Para kahit papaano meron kayong isang anak at may pagkaabalahan. Yung nga lang, hindi basta-basta magpaaral ng mga bata ngayon. Magastos, magpakain, paralin, damitan, lahat. Kasi yun naman talaga ang obligasyon ng mga nanay. O, kumusta naman po ang buhay-buhay, Ate Griselda? Magtiis lang. Ha? Magtiis lang ang buhay. Magtiis lang kahit ano, mga lakad, kahit ano lang dyan, basta makaraos lang. Mamaya, tapos nito, pumunta yung makalakal sa kultural. May ihatid kasi doon, may panood. Ihatid naman lang ito sa alto. Tapos mga lakal na po kayo ulit. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Nag-almusal lang. Ay, nag-almusal na kayo. So yung tanghalian nyo, uuwi pa kayo ng bahay. Opo. May masaing pa kayo sa inyo. Bibili pa kayo mga? Bibili pa kayo. Bibili pa ako ng bigas pa. Wala pang bigas sa bahay? Wala pa. May pambili na kayo? Wala, wala pambili na. Ha? Ito lang pagkakuan. Iyan lang pag nabayaran ka ng 20 pesos? Oo. Magkano ang bigas ngayon? Mahal? 60 or 50? 60 isang kilo. Oo. Paano makabili yung 20 pesos? Pagminsan, nabibigyan naman ng sandaan na nawala sa amin. Ah, kahit pa paano naman. O, pabili yung bigas, sabi niya sa amin. Oo, mabait pala yung may-ari ng kambingan. Nagbibigay ng pasobra pag alam niya na talagang walang-wala kayo naaawal sa inyo. Tapos, nagbibigay pa ng pagkain pa pagminsan. Pag wala kami isasahin. Wow, ang bait naman. Marunong naman. Yung lang, yung binibigay lang. O, ito, pagkain ninyo. Kumain kayo para may lakas kayo. Mamaya, makakalakal kayo mamaya. Sabi niyo sa amin. Wow, ang bait. Siyempre, kalakailan naman ng pera. Pag di ka maghaharap ng pera, ito yung magkalakal, hindi yan patahin. Kaya tiis na lang sa paghanap ng kalakal. Oo, magtiis-tiis lang. Lalo na ngayon, napakainit tatay. Yung pagulan, wala na. Hindi makalakas sa pagulan. Yun lang, mag-iipon kami ng isang bigas ng kwan. Kapan? Yun lang. Pag walang ulam, surya. Pag ulam kami ng bagoong kamantika. Bagisin na yun eh. Tawag yung bagisin.
Kaya tiis-tiis lang po talaga, tiyaga-tiyaga, kahit mainit. Opo. Ano, talagang pag nangangalakal kayo, magkakasama kayong dalawa? Opo. Kahit saan magpunta, magkakasama po talaga kayo? Opo. Ang ganda naman pala ng tandem nyo na Nanay Cresilda and Tatay Delalio. No, walang iwanan sa hirap at ginhawa. Kahit saan magpunta, sama. Magkasama kayong dalawa. Yun nga lang, no, sa hirap ng buhay, kailangan talaga tiyaga. Oo, tiyaga lang. Para merong maisain. Kasi kung walang tiyaga, lalong magutuman, lalong mahirapan. Katulad nito, no, kung kalakal lang talaga ang asahan nyo, ang kalakal, syempre. Mahina ang kalakal ngayon. Mahina ang kalakal. Dahil hindi lang naman kayo nangangalakal, madami din. Ito, parang pinaka-extra nyo na lang, no, kahit papaano, nabibigyan pala kayo ng pasobra. 100, tapos minsan binibigyan pa kayo ng pagkain, malaking bagay po yun sa inyo, no? Siyempre, yung kita nyo dyan, magtatabi din kayo dahil may estudyante kayo nag-aaral, yung baon, yung pagkain niya, no? Palang baon niya, isang dana, isang araw. Isang din, isang araw? Oo. Pamasahe at saka baon niya. Hindi ka malayo ba yung school? Sa National. Ah, sa National. Siyempre, mahal ng pamasahe ngayon, balikan. Plus, pagkain pa niya sa baon niya. Recess or tanghalian niya doon. Hindi na siya umuwi or nagbabaon na lang. Nagbabaon lang, iatid kong baon niya. Ganyan. Grade ano na ba siya? High school. High school, grade grade 7, grade 8, grade 9. Fourth year na siya. Fourth year? Magmaraduit na siya. Ilang taon na? Ilang, 10 taon. 10 taon? Oo. Kasi magaling ang ulo niya yun. Hindi. Baka ano, baka mga grade 10 or grade 9. Hindi, 4th year na siya. Mag-graduate dito. Ah, hindi lang siguro siya 10 taon. Baka mga 4th. Baka mga 15 or 16. Wala pa siyang 15. Wala pa? 14. Alam ko yun lang, 10 lang taon na yun. Matangkad na babae. Ah, malaking bulas. Kasi walang, hindi lang tinag-aaral ng kinder, diretso lang grade 1. Ah, dumiretso na. Oo. Matalino ang anak nyo. Wow, kahit nag-iisang anak, pero binayaan kayo ng matalinong anak at masipag mag-aral. Wow, ang galing. Kaya pala sabi ni tatay kanina, sabi ng anak nyo, Papa, mag-aral ako ng maigi. Gusto ko mag-abroad. Gusto ko makapagtapos sa pag-aaral at mag-abroad para hindi na kayo maghihirap balang araw. Sa ngayon, kayo ang naghihirap sa kanya. Balang araw, ayahay na kayo kasi nakapagtapos na siya. Naka-abroad na. Kayo naman ang magpapahinga, parelax-relax na lang. Kaya tama yung ginagawa yun. Nagtsatsaga kayo, nagsakripisyo kayo para mabigyan nyo ng magandang kinabukasan yung anak nyo na nag-iisang anak na masipag mag-aral. Oh, diba? So, ngayon, pagkatapos ito, Tatay Lilalio, uuwi na kayo. Ihatin nyo po itong... Tapos, mga ngalakal lang kayo. Tapos, ibenta nyo yung kalakal nyo, ganun. Hindi, ibibigay ko yung nagtatabaw yung abon. Promisan, extra nagbibigay ng pagkain. Promisan, bibigay sa 100. Yan lang, 100 baon. Yan lang, promisan, wala. Anong nangyari po niyo, tate, dito sa pisngi niyo? Parang may hiwa. Yung kunto, tinabas yung driver dasel, lasing siya. Anong nangyari? Yung driver dasel, lasing. May silang galang ng panabas. Umabuti na ganun po. Tinaga kayo dyan? Nakulong siya, hindi pa makalabas siya. Sinong driver? Takakabuluan niya. Bakit tinaga kayo bigla dyan? Namuntikan na kayo na... Ayun po ha. Andun ito sa pabaga. Ayun sa ako, andun sa ako na. Kaaway niyo po ba? Hindi ko kaaway. Yung pinsan ko. Kaaway niya. Akong... Imbis yung pinsan mo, ang tatagain niya, dahil lasing siya, ikaw yung... Napagkamalan, ikaw yung... Napagkamalan ako. Tinamaan dyan. Yung nataban ako. Yung uli, ang laki ng hiwa dyan. Ayan mo. Panabas ka yung malapit magandang eh. Diyos ko, muntika na pala kayo, tatay. Ngayon, nakulong na yung
tumaga sa inyo. Hindi pa lumalabas. Sabi nila, abong buhay daw eh. Yun daw sa kwan, bilang isalamat pag abong buhay siya. Yan lang ang ito na pa lang tinamaan sa inyo? At nangangipin ko ito, nalasal. Diyos ta ako. Lahat ang ngipin nyo dyan sa taas na alis? Wala. Kayo wala nang ngipin dito? Wala. Dito lang meron. Ay, Diyos ko, ang daming nangyari sa buhay ni Tate Lilaliw. Siya ang misis ko, ang kawawa naman na humingi ng tulong. Oh, kasi wala kaming pira-pira. Opo. Pumupunta sa gagawa, kapitan, mayor. Kung saan-saan lumalapit nung nadisgrasya kayo, nung nataga kayo. Kasi walang, syempre, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Kaya kung saan-saan na lang lumapit ang misis nyo, manghingi. Dahil ilang buwan din yan, bago gumaling, di po ba? Matagal gumaling? Gamot pa niya, gamot pa. Gamot pa. Buti naman, mayroon din nabibigay sa inyo. Wala. Nangingi kayo ng tulong. Nabibigay sila naman ng tulong pag puro ako nakaiga. Tanggapin ko naman, bibigay lang 20, tanggapin ko. Opo. Siyempre, nanghingi lang. Eh, kung bigyan tayo ng 20, 10, 5 piso, wala tayong magagawa. Talaga magpasalamat lang tayo kahit paano ay nabigyan tayo ng tulong. Diba? O ngayon, ang problema nyo, ang inaasahan nyo pambili ng bigas, okay, ay itong bayad nito, hindi nyo pa alam. Kasi minsan sabi nyo, bigyan ka ng 100. Minsan, minsan wala. Minsan wala. No, minsan 20. O, nanguhula pa kayo kung pagdating nyo doon, kung bibigyan kayo. No, nag-iisip pa kayo ngayon kung makabili kayo ng bigas para sa tanghalian nyo. Anong oras na? Pag 11 na. No, isang oras na lang, tanghalian na. O, diba? So, pauwi na kayo niyan. Pauwi na. Okay, sige. Bago man lang kayo uwi ng bahay nyo, meron kaming ipapabaon sa inyo. Ha? Ayan, Tatay Lilalio and Nanay Criselda. Hindi nyo na paglimahin yung pagkain nyo dahil meron na kayong bigas. Yung ating assorted groceries, Tatay, Nanay, hindi lang yan, meron pa kayo pambili ng masarap na ulam mamaya. Salamat po, Madam. Diba? Salamat po, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Siguradong meron na kayong pagkain. Sabi nyo, tatlo lang kayo, matagal-tagal maubos yan sa inyo. Malamang matutuwa ang anak nyo sa pag-uwi nyo at pag-uwi ng anak nyo galing school na makikita niya na hindi na mahihirapan yung kanyang mga magulang sa paghahanap or mag-iisip kung ano yung ipakain sa kanya o pangbaon sa kanya dahil meron na kayong bigas, may grocery pa, meron pang cash. O, diba? Masaya po ba si Nanay Criselda? Okay. Masaya po kayo? Opo. O bakit masaya po kayo? Ay, nagbigay ka naman ng bigas. Thank you, Madam. Yes, sure, ito nagbigay pa ka ng pera. Salamat po. Alam namin yung Tatay, Nanay, kung gaano ito kalaki sa inyo, no? Kumbaga parang hulog ng langit yung biyayang ito para sa inyo dahil Diyos ko, ang hirap ng ginagawa nyo. Damang-dama ko po yun. Kanina nakikita ko, bakas talaga sa mga mukha nyo, yung lungkot, yung pag-iisip, no? Yung bang alikot ng isipan dahil hindi nyo alam kung saan, kung paano nyo kukuha ng pagkain nyo sa araw na ito. No, alam ko, talagang kahit nandito kayo, magkasama kayo, pero talagang kitang-kita sa mga mukha nyo na napakabigat. No, na napakibigat dahil ang daming iniisip. No, unang-una yung pagkain. Diba? Pero nung nakita nyo na nabigyan kayo ng biyaya kahit papaano, nakita ko rin at nadama ko rin yung ngiti nyo na ang ganda tingnan. Ang sarap sa pakiramdam. Para bang naka-inhale kayo, no? Naka-inhale kayo doon sa iniisip nyo ngayong araw kung ano ang makakain nyo. Ngayon pa nga lang, wala pa kayong pagkain o wala pa kayong bigas para sa tanghalian nyo. No? Maitawid nyo mamaya yung tanghali, babalik na naman kayo kung saan-saan mamulot ng kalakal para mayroon na naman kayong sasaingin mamayang hapon. Pagkatapos mamayang hapon, lalabas na naman kinabukasan, mag-almusal lang o magkape lang ng plane, wala nang... Si Madam, pagka nakakala kami, may intunan ako, siya, nabibigay ng pera. Ah, may nabibigay din sa inyo.
300. Oh, pabili yung pagkain nyo, pagkapin nyo. Pag-inom lang sa'yo, nakikita. Nakikita lang kami nakakakalakal. Oh, eh, sabi ko naman, sir, pa rin salamat pa po. Madam, maraming salamat po. Ako, wala yan. Opo. Sa maglakal kayo, mag-iingat kayo. Sabi naman nung po. Marami pa rin taong, kahit gaano kahirap yung buhay, marami pa rin taong may ginito ang puso. No? Pag nakakita sila ng tulad nyo, na ganyan ang kalagayan, talagang nag-aabot at nag-aabot. Nagbahagi din sila ng mga blessings nila sa inyo. Kung so, saan dito sa 7-11, mayroon ang bibigay din. Sabay din, tatay. Tinawag ako. Ano yung po, madam? Kinuwangin yung kamay ko. O, sa'yo yan, pira mo. Huwag ka na, kawawa ka naman. Pagod ka na, nagkakalakag. Kanina ka pa doon. Sabi sa... Oo. Oh. Umito kami sa 7-11. Opo. Tinawag ako. Ano yung kamay mo kasi mo? Ginanong ko yung kamay ko. Kina naman, para pira pala. Kasi ko, nakita nila, tatay... Sabi ko naman, salamat po, Mada. Sa maulit. Napapusigi kayo. Kumbaga, namuhay kayo ng patas, nagtrabaho kayo ng patas, nagpupusigi kayo kahit mahirap yung ginagawa, pero tuloy pa rin, hindi iniinda yung pagod, yung init. Kaya marami pa rin naaantig sa ginagawa nyo. Marami pa rin maawain, may puso, no? Marunong magmahal sa kapwa, kaya nabibigyan at merong nag-aabot sa inyo. Tulad dito, buti na napalingon yung aming team kasi nandito na kayo badang ibaba at nandoon kami sa kabilang side, no? Kahit papaano ay matalas yung mata ng team, kaya napansin kayo at nakita kayo. Kaya kahit malayo na yung nilagpasan namin, binalikan namin, no? Tinignan namin kung ano yung ginagawa nyo. Yun pala, no? Ay talagang inutusan yung puso namin, inutusan ni God na balikan nyo yun kasi wala pa silang maisasaing kailangan nila yung pagmamahal mo. Kaya ito yun. May iuwi, uuwi kayo ng bahay na nakangiti, na makarelax kayo, na hindi na kayo mamroblema. At kahilingan ko din, nanay, tatay, uuwi kayo ng bahay, hatid nyo to kasi meron kayong kangkong, no? Ihatid nyo muna yan doon sa amo nyo para makakain yung kambing niya. After, siya nakakalaga ng kambing kasi. Opo. Huwag muna kayong lumabas, ha? Opo. Umuwi kayo ng bahay, magparelax muna kayo, bukas na kayo or sa susunod na araw, mga lakal. Matulog, magrelax, magbanding-banding muna kayo ni nanay kasama ang anak para kahit papaano ay makarecharge man lang yung katawan nyo dahil alam ko ang hirap at napapagod kayo sa araw-araw kung saan-saan nakarating para mga lakal. So bukas or dalawang araw, pahinga muna kayo. Huwag muna kayong mga lakal. Hindi naman basta-basta maubos yan na kahit papaano ay makapahinga yung katawan nyo. Okay po ba yun, nanay, tatay? Opo, madam. Okay, sige. Salamat po. Okay, so ayan po mga kabayan, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Rixie Cortez Hardiliza from Daly City, California. Maraming salamat po sa inyong ginintuang puso. Naway pagpalaing po tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Naway ibigyan pa po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay. Pag sa ganun, marami pa tayong matulungan na hindi lang sila. Kabayan, huwag niyo po kalimutan. Pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye po. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.